Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Alright, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at maligayang Pasko. Narito po tayo mga idol para sa panibagong update na dapat natin aabangan ngayong Lunes. Dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. At naging matagumpay nga yung mga plano dito ng Moira. Kumbaga, it's Moira moment dahil napauo niya ulit itong si Dr. Tanyag na makipagbalikan sa kanya at babalik na umano yung kanilang dating relasyon. Dahil nga, nang nalaman niya na itong si Lynette ay isa. At siya pala ang kabit ni Dr. Tanyag at ang bunga ay si Annalyn. At dahil nga sa pagbabanta dito ni Moira na sisirain niya umano, pira-pirasuhin niya o kailangan niya umanong pumatay, gawin niya para lang hindi mapasakan niya itong si Dr. Tanyag. Yan ang sinasabihan niya ay si Lynette. Kaya nga naman bilang kapalit na hindi guguluhin ni Moira itong si Lynette at Annalyn, ay pumayag na lang ito si Dr. Tanyag na makipagbalikan dito kay Moira. Agad naman nila inanunsyo yung nakipagbalikan na umano sila sa isa't isa. At dahil nga dyan, nagulat si Lynette at ang lahat dahil sa biglang pagiging mabait ni Lynette sa lahat. Lalo na dito kay Annalyn at kay Lynette. Kaya tuwang-tuwa nga naman itong si Kaya nga naman tuwang-tuwa itong si Zoe dahil nagkabati na umano yung kanyang mommy at daddy. So, at dahil dyan, ito ngayon si Dr. Tanyag ay mukhang napipressure sa kanyang naging commitment dito kay Moira. Kaya nga sinabi dito sa kanya ng kaibigang doktor na baka napipressure ka na. Alam mo yung nangyayari sa'yo, lalo kang nababaon. Parang nasa kumunoy ka umano na habang gumagalaw ay lalo kang nababaon. Yan ang sabi ng kanyang kaibigan kay Dr. Tanyag. Ngunit ang sabi nga ni Dr. Tanyag, kailangan niya umano gawin para maproteksyonan ang kanyang anak na si Annalyn at si Lynette. Samantala si Lynette at si Annalyn ay masaya sila sa pagbalik nga ni Annalyn sa kanilang bahay, lalo na to yung mga kanyang kapitbahay, sila nina niya at ang kanyang pinakalola. Dahil ligtas na si Annalyn, kaya nga winelcome nila itong si Annalyn. Ngunit nahalata nga ni Michael na may mas malalim pang iniisip itong si Lynette. Kaya nga naman naitanong niya ito kung ano ang kanyang pinakatinatago o baka may sikreto siya o mano na gusto niyang sabihin kay Michael. Kaya nga naman pinagtapat na rin nito ni Lynette kay Michael ang nangyari ngang konfrontasyon dito sa kanila ni Moira. Na umano'y nalaman na ni Moira na siya ang naging kabit ni Dr. Tanyag, siya umano si Tisay. At alam na rin ni Moira na si Annalyn ang bunga ng pagmamahalan nila RG at Lynette. Kaya nga naman ang payo ni Michael sa kanya ay iwasan na lang umano itong si Dr. Tanyag at kung maari ay hindi na umano papalapitin itong si Annalyn kay Dr. Tanyag para hindi na mapahamak ang kanilang buhay at mapalayo na rin ang loob ni Annalyn dito kay Dr. Tanyag. Yun din ang plano ni Lynette dito kay Annalyn. Samantala si Annalyn ay walang kaalam-alam na yung ama niya kapala ay si Dr. Tanyag. Kaya nga naman walang pagbabago sa kanila. At ganun nga pa rin kay Zoe dahil hindi nga rin alam ni Zoe at ni Annalyn na silang dalawa pala ay isang magkapatid. Ngunit si Moira ay nahalata na rin itong nagiging feelings ni Dr. Tanyag. Kaya nga kinumfrontan niya na rin ito at sinabi na kung nahihirapan at nasasakal ka na, pwede mong gawin ang kahit anong gawin mo sa iyong buhay. Pero iwasan mo lang na lumapit kay Lynette at Annalyn dahil masisira ang kanilang buhay, mapapahamak ang dalawa, gagawin ko ang lahat na masisira ang buhay ni Annalyn at Lynette kapag masira yung ating relationship. At itong si Zoe naman ay hindi nga nahahalata na may pagkakaiba na dito sa kanyang mommy at daddy at tuwang-tuwa ito at masaya dahil muling nagbalikan na ang kanyang mommy at daddy. Samantala itong si Michael ay pinapakita nga yung kanyang pag-aalaga bilang isang ama
dito naman kay Annalyn. At ramdam naman ni Annalyn, kaya masaya na muli na naging kompleto na ang pamilya ni Annalyn. At itong si Zoe naman ay masaya dahil makasama niya ang kanyang mga magulang ngayong Kapaskuhan. At abangan natin sa susunod na mga episode, paano kaya may iwasan ni Michael itong si Lynette at si Annalyn? Tuluyan na bang hihiwalayan ni Dr. Tanyag itong si Moira para mas piliin itong si Lynette at si Annalyn? Paano naman ang mararamdaman ni Zoe kung malalaman niya na itong si Annalyn ay anak ng kanyang ama mula nga sa kabit na si Lynette? Medyo masakit pag malalaman nga ito ni Zoe at ngayong naging magkaibigan at best friend na sila ni Annalyn. Tuluyan pa ba itong masisira kung malalaman niya ang pinakatagong-tagong sikreto ng kanyang ama? Yan po yung ating abangan dito sa sunod na mga episode ng Abot Kamay na Pangarap.